Patanaka, ugnay naman po ng lagay ng trapiko ngayong papalapit ang Pasko. Makakapanayan po natin si MMDA Chairman Thomas Orbos. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Si Connie, season po ito ng Balitang Hari. Ma'am Connie, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Magiging maganda-ganda ho ba ang daloy ng Christmas, kumbaga, ng ating mga kapuso? Ano? Dahil alam naman natin, ngayon pong papalapit ang Pasko, may mga, syempre, nagsusulputan na naman na iba't iba hong mga tindera sa bangketa at minsan sa mismong kalsada pa na nakakapagdagdag pa sa traffic. Paano ho natin to aaksyonan? Ano po, sinusubukan po natin na talagang matignan lahat ng mga lugar na kung saan nakasanayan na ng ating mga nagtitinda po, no, kung saan sila po sumusulpot. Ito po ang Baclaran, ang Cubao, ang Guadalupe at saka Balintawak po. Yung Divisoria, medyo ibang usapan ho 'yun, talagang napakahirap kontrolin ngayon. Pero in those areas po na nabanggit ko, gagawin po namin lahat ang kakayanin namin, especially yung Baclaran, talagang napakahirap na ano rin yun, kontrolin, no? But given that, together with the help of the two cities, gagawin po namin ng paraan na huwag lang makagulo sa trapiko. Yun lang naman ho yung gusto namin magawa ngayong Pasko. Full force din ho ba ang mga kawani ng MMDA ngayon hong panahon ng Kapaskuhan? Opo ma'am, wala pong bawal ho ang mag-leave, bawal ho mag-absent, bawal ho maging late. So yan po yung aming trabaho na tinanggap. So ito siguro ang panahon na dapat kami ay red alert. So saka ano ho kami, naka-full ano ho kami. Full preparedness. What about, sir, yung pagbabawal sa mga weekday sales sa mga mall? Nakatulong ho ba yun para mabawasan din yung traffic? Ma'am, nakatulong ho talaga. For the past almost 2 months na hiningi ho natin to sa mga mall operators, talaga naman hong nakatulong. At ngayon po naman na konti na ho yung mga tao sa Metro Manila, lalo na itong Pasko, na pagkatapos ho ng Pasko, napag-isipan naman ho namin na as a sign of parang pasasalamat din sa kanila, we will try to relax din naman, no, itong the week of the 25th to the week of the 30th night. They want to do a weekday sale. We don't mind, no, basta wag lang muna daytime delivery. Yun lang naman ang hinihingi namin. What about yung mga Christmas lanes po natin? Makikikimusta rin tayo, syempre, no, kung nakakatulong ba? May mga nagpapadagdag ba? O kailangang idagdag pa ng mga Christmas lanes? Ma'am, siguro yung ngayon, ang trabaho na lang namin ay siguraduhin na clear of any obstruction. But moving forward for next year, I think we should really try to expand more yung mga tinatawag natin na Christmas lanes or mabuhay lanes na talaga ho nakakatulong naman talaga sa national roads. Kasi nakita nyo naman, no, kayo na rin nabanggit sa akin, may mga lugar tulad ng Marcos Highway na talagang it's a major road pero napakabigat kasi nga ho may ginagawa doon, and we should really find other arterial or alternative roadways po. Na mabuti nga ho at nagkakaroon tayo ng ganitong mga areas din, ano, kahit paano. May mga coding daw ba na ililift? I mean, coding na ililift ba itong Christmas week, sir? Ma'am, as of today, we are lifting the coding on provincial buses so that they can, ano po, they can bring more of our kababayans to the provinces. Tomorrow naman, no, we have lifted a coding with the private vehicles po. So, and then, pagbalik po ng, ano, ng 2026, so alam naman ho natin, walang pasok. 29, again, no, we have lifted the coding. Okay, so 26 and then 29. Opo. Ang lifted ng coding natin. Pero yes, ngayon, sa mga po, provincial buses, ang lifted na. Yes po, opo. Okay, malinaw po. Yung assessment naman natin sa pagbukas po ng NAIA Expressway, kamusta naman? Ay, tingin ko talagang malaking tulong yan, lalo na ngayong Pasko, kailangan ho natin huminga yung traffic dyan sa may airport areas, lalo na ang dami nagdadatingan na ating mga kababayan from abroad. So malaking bagay ho ito. And this is just the first step para lumuwag ko yung lugar na yan to. Tama po yung pagbukas ng Interagency Council on Traffic through Secretary Tugati, itong lugar po na ito. Assessment na lang natin as compared to last year. Ano ho ang masasabi natin? Lumuwag ba? Ayoko naman ho manggaling sa amin, pero tingin ko naman ho kahit pa paano, yung in-expect ko natin na bigat ng trapiko ngayong Kapaskuhan, dumating naman ho, ay tingin ko naman ho ay
hindi ganong bumigat to, pero it would have been worse. Ang malaking bagay po dito yung nagtulong-tulong ho lahat, gobyerno, LGU, and national government, yung private sector, to include yung mga provincial buses, city buses, mga delivery vans, mga malls, lahat ito nagtulong-tulong, and even the private citizens po, nagtulong-tulungan po tayo dito ngayon. Panghuli na lamang po, sir, na pa-update lang. Alam natin na may mga nanghihingi na ng exemption para sa mga perishable goods, particularly yung sa mga grocery no, na i-deliver. May marami na humang dumagsa dyan sa inyo para humingi? Binibigay naman po namin, ang iniingi lang talaga ho namin na pumunta ho sila kasi madami rin ho yung mga nagkakaroon ng misrepresentation. So, ang iniingi lang ho namin, pumunta ho sa amin. And if it indeed really talaga na perishable items, ay we are more than willing ho to, ano, to issue that as per our agreement po with the PTI. Tama. Tulong-tulong lang, sir. Yan naman ang parating key to any successful yes, na venture po, na particularly sa mga ganitong problema sa traffic. Marami po salamat sa inyong bigay sa aming oras. Ma'am, salamat. And Merry Christmas po. Merry Christmas, sir. Yan naman po yes, si MMDA Chairman Thomas Orbos.